divine ability, kakayahan bigay ng Diyos, divine. Kita upahubar dito. Yan. Yan ang sabi ng Biblia, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Sino yung mga umaalis? Sino yung mga humahayo? Sino yung mga naglalakbay? Sino yung mga nagtatravel? Sa iyong pag-alis, pagpapalain ka ng Diyos. At sa iyong pagbalik, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Laging may bunga ang pagpapaloak mo. Laging may bunga ang paghayo mo. Ang pagsisell group mo. Laging may bunga ang pag-travel mo. Saan ka man mapagpapadpad, saan ka man humayo. Sa iyong pag-alis, ang pagpapala ay hahabol sa iyo. At sa iyong pagbalik, ang pagpapala ay hahabol sa iyo. Kung ikaw ay, ano, masunurin sa Diyos. Amen. Alam pa ka natin ang Panginoon. Anong bansa ang pinakamaraming utang? Anong bansa ang pinakamaraming utang, pinakamalaking utang? Amerika. Eh bakit maraming gustong maging American citizen eh napakalaki pala ng utang ng Amerika? Oh, you see? Mga minamahal, kahit na hindi ka umalis ng Pilipinas, kaya kang pagpalain ng Panginoon. Amen? Si Henry C., taga saan? Pilipinas yan eh, di ba? Eh, layaman-yaman ni Henry C. Saan po sa yumaman? Sa ibang bansa o sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Okay. Si Lusutan, mayaman ba? Saan yung mama niya? Sa ibang bansa o sa Pilipinas? Si Manny Miller, mayaman ba? Saan yung mama? Sa ibang bansa o sa Pilipinas? Sino ba? Si MVP, si Pangilinan, napakayaman. TV5, Meralco, PLDT, Smart Araneta, halos kanya ni Atayan. Ang tanong ko, saan siya yung mama? Sa ibang bansa o sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Kaya ang pagpapala ay wala sa pupuntahan mo. Ang pagpapala ay nasa Diyos na laging kasama mo. Right now, napakagandang saying. Ang pagpapala ay wala kanino mang tao at wala sa mga lugar na pupuntahan mo. Ang pagpapala ay nasa Diyos na laging kasama mo. Hallelujah! Alam mo yung mga katabi mo, gets mo ba yun? Kitaan po ba rito? Oo. Kung pinadala ka ng Diyos sa Amerika, yayaman ka dyan. Ang Diyos ang nagpadala sa iyo dyan eh. Kung pinadala ka sa Europe, mayayaman ka dyan. Pero pag hindi ka pinadala ng Diyos dyan, kahit dito sa Pilipinas, yayaman ka. Eh si Manny Bilder, nagtitinda lang ng isda yan sa Tunduy. Eh ngayon, ang dami-dami pera niyan eh. Hindi niya na kailangan pa ng supporter sa pagtakbo niya sa kanyang pangkandidatura. Hindi niya kailangan ng supporter. Dahil siya mismo, napakayaman niya. Kaya nang sabi ng Biblia, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Dali natin ang pagbasa. The Lord will grant that the enemies who rise up against you, you will be defeated before you. No? Lahat daw ng mga kaaway na lalaban sa iyo, lahat sila ay matatalo mo. Amen! Itaw pa ho ba rito? Lahat daw ng mga kaaway, no? Nalalaban, susugod sa iyo ay matatalo mo. Amen! Kaya ang mga tunay na Kristiyano masunurin sa Diyos, wala katalo-talo. Anong sabi ni Dwight L. Moody? Isang tao na hindi mataas ang pinag-aralan, magsasapatos lamang, hindi ordained. Pero revivalist ng Amerika, an American revivalist, at ngayon merong Bible Institute na ipinangalan sa kanya as a tribute to him, in memory of him, Moody Bible Institute. Ano sabi ni Dwight L. Moody nung nabubuhay pa siya? Pag isang mga libro niya ngayon, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa. Huwag mo na ipagtanggol pa sa sarili mo. Hayaan mo na ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Amen! Misang alam niyo kung bakit nagkakaroon ng away ang gulo? Nagkakaroon ng sapakan, patayan, World War VIII. Kasi pag mainit yung isa, mainit pa rin yung isa. Pag mainit ito, mas mainit pa rin ito.
siya, patalo ka na. Kaya lang may mga tao ang hirap eh. Pag mairit siya at sumagot ka, galit siya. Pag hindi ka sumasagot, galit pa rin siya. Pag salita ka, pati ka sumasagot, natatahimik ka. Wala kang pupuntahan. Ito po ba rito? Nakakita ka na kayo ng mga taong ganun? Pag hindi ka sumagot, pag sumagot ka, nasagot ka pa. Mali ka na nga. Pag hindi ka naman sumasagot, pati ka sumasagot. Pag salita ka, natatahimik ka. Itawa ka ho. So, ang gawin mo, obihaan mo na lang. Hayaan mo na ang Diyos ang magtanggol sa iyo. Amen? At ano ang sabi ng Biblia? The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Hallelujah. Mismo kitang-kita mo yung mga kaaway na sumusugod sa iyo. Talsikan lahat yan. Amen? Mga sakit, mga aramdaman, talsik yan. Amen? Mga kahirapan, talsik yan. Lahat ng mga negative against you, all attacks of the enemy, all of them will be defeated. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, wala akong talo. Talagang walang talo. Sabihin mo kay Kristo, walang talo. We are born to win. We were born to win. Meron akong t-shirt na puti na nakalagay. Born to win. Isinilang para manalo. Sabihin mo sa katabi mo, isinilang ako para manalo. Ay sabihin mo, huwag sa paa tumingin. Sabihin mo, isinilang ako para manalo. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing what by the word of God. Ang pananampalataya ay nakakamit sa bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Alam mo, paglabas ko ng bahay, ito siya nasabi ko, Lord, pagpapalain ko ang sino mamimit ko at pagpapalain din niya ako. Ganun palagi ang aking confession. Paglabas ko ng bahay, Lord, sino man ang mamimit ko, I will bless them. And they will also bless me. They will bless me too. Ganun. Kaya minsan, pag nagugulat yung mga kasama ko sa bahay, marami silang hinihiling sa akin, hinihingi, sabi ko, wala akong pena. Pero pagbalik ko, may mga binbit akong mga blessing. Alam ko ba, wala ka pong pera. Kanina yon, iba na ngayon. Amen! Amen! Tama ko ba rito? Kanina yon, iba yun na yun eh. Tama ko ba? At anong sabi rito? They will come at you from one direction, but flee from you in seven. No? Tingin kayo sa akin, susugod yung mga kaaway mo in one direction, tapos tatakas in seven directions. Paano nangyari yun? Isa lang ang pinasukan nila, isa lang ang pintuan, pero kahit hindi pintuan, lumabas sila dahil sa takot sa iyo. Hindi nyo gets eh. Hindi nyo gets. Ulitin ko ulit. Tingin kasi ganun tingin sa labas-pasok eh. Oh. Isang direction lang dumating yung mga kaaway mo. Pagharap sa iyo, sa takot sa iyo dahil alam nilang matatalo sila, yung hindi pintuan naging pintuan, kaya nagkaroon sila ng pitong nilabasan. Amen. In seven directions. Pakabuti ng Diyos. Kunyari, ito lang pintuan natin, sumugod sila. Biglang lumabas ka ngayon. Alam mo, pati hindi pinto, lumabas na sila dyan at tatakot nila. Pati bintana, tumalun sila. Amen! Naunawaan ba ninyo ako? Huwag yung itong sayangin, mga minamahal. Nakita niyo yung bago kong biling yate? Yate, as yats. Kasi pag gusto kong magpahinga, gusto ko na sa gitna ako ng dagat eh. Nakita niyo na, have you seen my new yats? O di na mangha ka ngayon. Di ba? Masarap na sa kita ka ng dagat eh. Di ba? Then sings my soul, my Savior God to thee. Pinagmamas na may mga dolphin. Matulong na. Napakabuti ng Diyos. Woo! Hallelujah! Amen! Amen. Ito ang mahuwa rito. Isipin mo, eh parang kailan lang, alam mo, Dayan, nung bata pa ako, wala nga akong pag-aari.
makasakay lang ako ng bisikleta, uuba ako. Magkano per ora manong? 50, isang oras. Sige, 25 manong, kalahating oras lang. Makapag-bike ka lang eh. Wala akong sariling scooter. Umuupa lang ako. Ngayon, may sarili akong yate. Grabe. Nakita mo yung bago mong yate? Di ba? Sama kita. Pinarkuro sa ano, Manila Bay. Kasi hindi mo naman pwede ipark yun sa ilog eh, sa Manila Bay. Kita ako mauba. Eh, amen. Huwag sabi natin, amen. The Lord will send a blessing on your barns and on everything. Eh, dito muna tayo. The Lord will send a blessing on your barns. Ano yung barns? Lalagyan yan eh. No? Yung lalagyan mo, ang Diyos ang magpapadala ng pagpapala. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng trabaho, ng negosyo, ng customer. Oh. Bay, bakit ka malungkot? Kasi lakay, wala akong trabaho ngayon eh. Bakante ako ngayon eh. Alam mo, pag nasa Panginoon ka, hindi ka mababakante. Pag-aagawan ka ng trabaho. Pag-aagawan ka ng negosyo. Pag-aagawan ka ng customer! The Lord will send a blessing on your words. Ang Diyos ang magpapadala ng tuturuan mo. Ng isip guru ka eh. Na eskwela ang tuturuan mo. No? Pag-aagawan ka ng mga company. Sa akin ka na, mag-apply. Sa akin ka na. Hindi yung ano ka na, lakad ka ng lakad. Butas na yung bulsa mo. No vacancy. No vacancy. No vacancy. Wala, puro no vacancy. Ito ang mahubo rito. Pag-aagawan ka, pag-aagawan ka. The Lord will send blessing on your words. Yung lalagyan mo, yung sisidlan mo. No? Ang Diyos ang kapadala ng pagpapala. Sipin mo yun. Walang kahirap-hirap. Alam mo si Elijah? Dalawa lang siya, dalawang beses na siya kumain sa isang araw, umaga't hapon lang. Pero karne ang kinakain niya, binibigay ng uwak, pinapadala ng Diyos. Tingnan mo yung mga Israelita sa ilang. Sa umiinom ng tubig, mula sa bato. Mula sa bato, lumalabas ang tubig. Hindi sa bukal, ha? From the stone, no? Bumubukal ang tubig, hindi sa spring. At hindi lang yun. Alam mo yung mga pugo? Yung mga pugo, kung saan nagpupunta sa kanila, sinasabi ng pugo, hulihin mo ako, kainin mo ako. Totoo po, basahin niyo ang Bible. At hindi lang yun. Alam mo ba yung mga pagkain ng anghel? Ang pagkain ng anghel sa langit, mana. Anong lasa nun? Parang wafer. Nakakita na kayo ng wafer? Yung sinusubo sa mga baby na para matunaw lang, yung wafer yun. Kaya pag wala kang ipin, wafer na lang kainin mo, tunawin mo lang. Ganun ang lasa ng mana. Lasang wafer yan, lumalaglagyan mula sa langit. Dinadampot lang nila. At itong sabi ng Diyos, ang kukunin nyo lang yung pang-araw-araw ninyo, huwag kayong magkatabi, kasi bukas, panis na yan. Eh yung iba, ayaw maniwala sa Diyos. Ayaw maniwala sa Diyos ng iba. Nagtabi sila. Pagtingin nila kinabukasan, panis na. Ang ibig sabihin niyan, ang bukas mo, huwag mong ipag-alala. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Pero huwag kang mag-alala. Laging maganda ang kinabukasan mo dahil si Kristo ang may hawak ng iyong kinabukasan. Laging napakaganda ng iyong kinabukasan, Elba! Dahil ang Diyos ang may hawak ng iyong kinabukasan. Amen? Di ba lagi tayong may kinakatakutan sa kinabukasan? May pambayad kaya ng tuition fee kinabukasan? May kita kaya kinabukasan? May trabaho pa kaya ako kinabukasan? Huwag mo ipag-alala yan. Because I know, He holds my future. Amen? Because He lives, I can face tomorrow. Huwag kang matakot sa kinabukasan mo! Dahil ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan mo. Kaya pag unang buwan ng sahod mo, padala mo na kaagad yung first fruits. Pagtanggap mo ng pera, ibigay mo na kaagad yung tithes and offerings. Paano yung kinabukasan ko? Ang kinabukasan mo ay umaapaw na pagpapala ang kasunod niya. Nakikinig pa mo ba tayo? Ako ang meaning ko sa sarili ko, nag-iipon ako talaga.
Kasi hindi ko, lalo na pag malapit na yung pag-vision pin ng mga anak ko. Pero may mga time, mahuhugot mo yan eh. Wala ka nang uhugutin kung magkaminsan eh. O hindi na sapat eh. Pero sa araw ng bayaran, may pambayad ako sapagat ang Diyos laging may hinuhugot at binibigay sa atin. Hello! Tingin kayo sa akin. Sino ang laging gustong maganda palagi at laging guwapo araw-araw? And then, to be honest with yourself, taas ang kamay. Ako gusto kong araw-araw maganda, ako gusto kong guwapo araw-araw. Iwasan mo ang pag-aalala. Ang pag-aalala, nakakapagpahaba ng mukha, nakakapagpahaba ng baba. Ipagpasa Diyos mo ang kinabukasan because God holds your future. Amen po ba? God holds your future. I-enjoy mo ang buhay na ito. Enjoy mo. Enjoy a day, one at a time. Enjoy your life one at a time. Di ba sabi ng Biblia, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi sinabi ng Panginoon, bigyan mo kami ng kakanin para sa isang buwan. Hindi. Bigyan mo kami ng aming kakanin para sa isang taon na. Hindi. Pagkain sa araw-araw. Merong isa rin children. Ang isa rin children na ito ay hindi nagsusuot ng maganda, hindi nakakapagdamit ng maganda, hindi nakakapaghiga sa maganda, hindi nakakain ng palapasarap. Ang ginawa ng isang mayaman, inampon ang Israel children. Alam mo, hindi siya makapaniwala. Napakaganda na ng kasuotan niya, napakaganda na ng higaan niya, napakaganda na ng bahay niya. At wala siyang pinag-aalala kung may pagkain siya mamaya o kinabukasan. Dahil alam niya na ang umampon sa kanya ay mayaman. Tingin kayo sa akin, the moment na tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, John 1:12, Galatians 3:26, the moment na tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, inampong ka na ng Diyos! At ang Diyos na umampon sa iyo ay napaka! Tinalong namin yung isang kapatid. Pinuntahan namin, nagkita kami ron sa kanto ni Pastora Roat at saka ako. At nag-pray kami. Pinagsimula ko yung prayer. Binigay ko kay Pastora Roat yung next na prayer. O Pastora, ikaw na uli, ikaw na mag-pray, ikaw na mag-prophesy. Sige, tingin po kayo sa akin. At sabi ni Pastora Roat sa kapatid na iyon, nakikita ko, bibigyan nga ng Diyos ng kotse kulay pula, international red. Meron pa na international red na kulay. At sinabi sa kanya, lahat ng mga ibibigay ng Diyos. Tapos namin mag-pray, sabi ng sister natin, yan nga ang gusto ko, magkaroon ng kotse pula. Paano nalaman ni Pastora Roan, hindi naman siya nag-uusap, nakikinig pa ho ba kayo? Alam ng Diyos ang lahat ng mga magaganda mong pangarap at ang lahat ng iyan ay ibibigay ng Diyos kung masunurin ka sa kanya. Inanang talakpak mo! Nakikinig pa ba tayo? Marami na kami binigyan ng prophecy. Yun yung mga iba nga, hindi makapaniwala eh. Isang babae ang binigyan ko ng prophecy. Pinag-prophecy ako sa mag-asawang ito. Lahat na halos ang business, hindi nag-click. Taho, lechon, nag-ano rin sila, school service din sila. Wala, hindi nyo maman. Binigyan ko ng prophecy, ahawa kayo ng milyong-milyon. Nangyari mo na ito ba? Opo, kailan? Nung sila po ay nagkaloob sa Panginoon. At ang mga sasakyan nila ay pinagamit sa Panginoon, umapo ng pagpapala, milyon-milyon. Nakikinig pa ho ba kayo sa akin? Pakisabi natin, ang pagsunod ko, ang maghahatid sa akin sa umaapaw na pagpapala at promosyon. Amen. Nakikinig po ba tayo? Lahat ng mga sayings na iyan lalabas po yan in a poster, in a booklet. Lalabas pong lahat yan. Sino po ang magpapagawa at magbabayad? Israel ba? Sino ba?
Ito ang pahumba rito. Amen po ba? Nakikinig po humba kayo sa akin? Amen. At ang sasabihin mo, yes. Amen. Amen. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Siyempre, di ba? Meron kang lugar na titirhan, di ba? Meron kang pupuntahan lugar o diyan ka maninirahan. Sa lugar na kung saan ka maninirahan, pagpapalaing ka ng Diyos diyan. Amen! Amen. Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin ang pagbasa. Verse 9. The Lord will establish you as His holy people as He promised you an oath if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. Yan. Magkakaroon ng banal na pagkatamad at pagkanang sa iyo ang mga tao. Pag ikaw ay mahirap, minsan nakapanood ako ng TV dokumentary. Kuskusin siya. Tapos nag-disguise siya na siya ay hinimatay. Walang tumulong sa kanya sapagkat siya ay kuskusin. Meron namang isa, nagsuot siya ng maayos. Bigla siyang hinimatay. Maraming tumulong sa kanya. Tandaan mo ito. Huwag kang papayag na mahirap ka. Dahil pag mahirap ka, tinatapak-tapakan, sinisipa-sipa ka lang, wala kang kakilala, wala kang kaibigan dahil mahirap ka. Pero subukan mong mayaman ka, ang dami mong kaibigan, ang dami nagpapa-adnaim na gusto maging friend ka. Ang dami ka mag-anak na nakakakilala siya kasi mayaman ka, amen? At ang Diyos, makinig kayo maigi sa akin, sabi ng marami, alam mo, dahil mahirap ako, malapit ako sa Diyos. Alam mo, dahil may sakit ako, malapit ako sa Diyos. Ibig mo sabihin, ang iyong mga malulusog, malayo sa Diyos. Ibig mo sabihin, yung mayayaman, malayo sa Diyos. Ang totoo lang, ang karamdaman at ang kahirapan, hindi galing sa Diyos. Sino rito ang tatay? Sino rito ang nanay? Meron kang anak. Gusto mo ba yung anak mo may sakit? Gusto mo ba yung anak mo mahirap? Eh, di lalo na yung Diyos natin. Ayaw niya na may sakit ka, ayaw niya na mahirap ka, amen! Wala sumasagot. Nakikinig mo, humo tayo. Tuloy natin ang pagbasa. The Lord will grant you abundant prosperity. Hindi lang prosperity, abundant po. In the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, and the land is worth your ancestors to give you. Abundant prosperity. Pakisabi, abundant prosperity. Alam mo yung prosperity lang, prosperity lang, prosperity na nga yun eh. I-amplify pa o ano pa nang abundant? Ay, naku. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. Ayan. And to bless the work of your hands. Hallelujah. Lahat ng iyong gagawin, pagpapalain ng Diyos. Yes. Lahat ng iyong gagawin, pagpapalain ng Diyos. Gusto ng Diyos na lahat ng gagawin may pagpapalain. Alam mo, nakakatuwa talaga ang Lord eh. Sinasabi na nga niya kung paano tayong uulat, kung paano tayong yayaman eh. Na tao pa humo rito. Tuloy natin ang pagbasa. Ano sabi? Di ba tapos? Di ba? Meron pa po. Meron pa. You will lend to many nations but will borrow from none. Magpapautang ka pero hindi ka mamungutang. Hindi kalooban na tayo'y utangero at utangera. Mas kalooban ng Diyos na tayong magpautang at magbigay. Pero yung ikaw yung utang ng utang, hindi kalooban ng Diyos yun. Nakikinig pa huma tayo? Amen po ba? Ayaw na Diyos sa tayo, pare, gipit ako ngayon, pautang naman. Okay lang yun, mare, magkumare naman tayo eh. After 10 years, mare, pautang. Okay lang yun, mare, magkumare naman tayo. After 30 years, pautang pa rin. Aray ko, hindi na nakali sa kauutang. Hindi masamang mangutang at hindi rin masamang magpautang. Pero tumanda na lang tayo, puro utang. Palitan mo na ang pangalan ko, utang.
Tingnan natin ang pagbasa. The Lord will make you the head, not the tail. Head, not the tail. Hindi ikaw yung sunod-sunuran. Hindi ikaw yung nasa ilalim. Ikaw yung boss. Ikaw yung manager. Ikaw yung presidente. Ikaw yung politikarian. Ikaw yung chief. Amen. Ikaw yung korpamater. Mga ganun. Nakikinig pa ko ba kayo? The Lord will make you the head. Amen po ba? Walang sumasagot. The Lord will make you the head, not the tail. Eh marami lagi nila sunod-sunuran eh. Ano po bossing? Ano po amo? Wala, sunod-sunuran nila. Alam mo, nangyari yan kay ano eh, kay Elisha eh. Si Elisha sa mga sons of the prophets, nahuli siya eh. Pero nung si Elijah ay kinuha na ng Lord, alam mo, bumalik kay Elijah, si Elisha. Bakit siya ang pumalit ay huli siya? Eh kasi masunurin siya. Hello? Hindi pinag-uusapan kung bago ka sa kingdom o bago ka sa Panginoon o bago ka sa trabaho niya o bago ka sa negosyo niya. Hindi pinag-uusapan kung bago ka. Pag masunurin ka sa Diyos, ang pagpapalanan niyo sa darating sa iyo. May tao pa humar rito? Ano sa masagot? Amen po ba? Eh sabi sa akin ni Josep, Papa, bili mo ako ng Galaxy S3 Mini. Papa, latest model na yon. Mura-mura niyan. Kotse, ibibili ko sa'yo. Kotse, sabi niya. Natawa siya. Ano gusto mo, Galaxy S3 Mini o kotse? Mamili ka! Yung mga mata niya umikot eh. Kotse? Sabi niya. O ito, Mats Marcus. Hindi ko naman sinabing ito ang kotse. Wala naman sinabing ito. Nakikinig pa ko ba tayo rito? Amen. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. You will always be at the top, never at the bottom. Kali! Lagi kang nasa taas. O nasa ilalim. Napakabuti ng Diyos. Lagi ka nasa taas, wala sa ilalim. Napakabuti ng Diyos. Do not turn aside from any other commands or from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. Huwag kang lilihis kaliwa o kanan. Huwag kang sasampa at maglilingkod sa ibang Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Alam mo, nung Old Testament, simple lang naman ang utos ng Diyos sa kanila. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Huwag kang maglilingkod sa ibang Diyos. Lahat ng utos ko sa inyo, sundin ninyo. Alam mo bang may mga utos sa mga Israelites na hindi para sa atin? Ang Ten Commandments, hindi na para sa atin ang marami riyan. Halimbawa, yung araw ng Sabado ng kanilang pamamahinga. Dahil ang araw ng pamamahinga natin ay Sunday. Mitawa ba? Ang mga Israelita noong unang panahon ay maraming mga pinagbabawal sa kanila. Pag sila ay nagbe-pray, tingin kayo sa akin. Ang mga Israelita noong unang panahon, pag sila ay napunta ng ibang bansa, pag sila ay nagbe-pray, ahanapin nila kung nasaan ang Jerusalem. Aharap sila sa Jerusalem bago sila mag-pray. Iyon sila. Eh ngayon, ganun ba tayo ngayon? Hindi. Kahit saan ka nakaharap, pwede kang mag-pray. Kaya may mga batas sa mga Israelita noong unang panahon na dapat nilang sundin. Pero tayo ay mga hindi Israelita. Tayo ay mga born-again Christian na merong batas ng Diyos na dapat natin sundin. Amen. At ang tawag po roon, mga mina, ituloy natin, itong verse na, sunod natin. Next. Yan. Tignan natin yan ha, tignan mo ha. Basahin natin yan, mga minamahal. Yan, basahin natin.
Pero bago yan, dumtong kaya tayo sa ano? Sa number one. May number one ba dyan? Yan, number one, number one. Number one, yan, galing ha. Wala pa sa baba, may okay, pataas pa. Galing ha, parang totoo ha. God requires obedience to the Israelites. Number one. God requires obedience to the Israelites.